Ito ang electric bill ng isang negosyante na kumalat online kamakailan matapos na i-post ng may-ari nito. Umabot kasi ito sa halos 2 milyong piso, malayo umano sa kanilang regular monthly bill na umaabot lamang sa 8,000 piso kada buwan. Ayon sa tagapagsalita ng Palawan Electric Cooperative na si Maria Janelle Rebosada, na itama naman umano agad ng billing section ang maling electric bill ilang araw bago ito na ibigay sa consumer. Ngunit nakapag-post na ito online, kaya kumalat na ito sa social media. Nakita naman na sa system natin yung error. So, naitama na yun. Yung naging bill niya ay nasa 9,000 pesos. So, malapit din sa monthly or average monthly consumption niya. Unfortunately, hindi pa na-deliver yung panibagong bill sa kanya nung nag-post yung MCO na ito sa social media ng kanyang concern. So, kaya nag-trending yung balita na 2.1 million ang sinisingil ng kooperatiba sa kanya na bill for the month of July. Ipinaliwanag din ni Rebosada kung bakit nagkamali ang kanilang billing section sa computation ng nasabing electric bill. Yung particular case na yon, ang nangyari, kung makatitignan nila yung ating statement of account na nakapost sa Facebook, yung kanyang previous reading ay 5 digits lang, pero yung kanyang present reading ay nasa 6 digits na. So, dahil nga computer generated yung ating pagpiprint ng SOA at yung computation nun, so nung sinubtract yung previous reading from the present reading, ang lumabas na total consumption niya ay lumobo talaga. And then we multiplied it sa power rate natin for the month of July, kaya lumabas yung ganong kalaking figure na 2.1 million nga or 1.9 kung wala pang surcharge. Aminado naman sa pagkakamaling ito ang Palawan Electric Cooperative, ngunit agad naman itong naitama. Human error ito, sumobra nga ng isang digit yung na-input ng ating meter reader siguro doon sa system natin, kaya nagkaroon ng ganun. So, may counter, kumbaga may checking mechanism naman tayo. Kaya nung Monday pa lang, nakita naman na parang napaka, may abrupt change sa consumption sa isang area doon sa ruta ng meter reader na yun. At kaya na-correct naman siya agad sa ating system. Nangako naman si Palawan Electric Cooperative General Manager Engineer Riz Contribida na may bagong sistema na darating ngayon ang pamunuan ng Palawan Electric Cooperative na gagamitin upang maiwasan at hindi na maulit pa ang mga ganitong klaseng pagkakamali ng kooperatiba. Bagong system na sa procurement pa na ilo-launch natin to further enhance the capability ng Paleco para maiwasan yung mga errors na yan sa meter reading, sending of bills, and disconnection and reconnection. So lahat yan ng factors para sa sistema ng ating Paleco ay ipinapatupad natin para maging maayos ang sistema at maiwasan yung pagkakamali sa billing na nangyari nung nakaraan lang at hindi na ito maulit pa. MacArthur Asutilla, Basta Radio, Ibanderamo.